Magandang umaga po itong News TV Live. Nagsasagawa po ng pagdinig ang Senado kaugnay na umano'y overpriced na Makati City Hall 2 parking building. Panoorin po natin ito. Reception of evidence. I will do my best to help the public understand the issues involved in the subject matter of this investigation. And as the lead writer of the committee report arising out of this investigation, I assure everyone that I will not make a conclusion or finding which is not based on evidence. My interest in this investigation is principally legislative. I have a pending bill called the Bigger Pie, Bigger Slice Bill, which will bring more resources to local government units if and when it becomes law. Hence, I am concerned about minimizing, if not totally eradicating, corruption at the local level. I am also the chairman of the Oversight Committee on the Local Government Code of 1991, which is mandated to conduct a methodical and exhaustive review of the local government code. I believe involved in this investigation would be the important concepts of local government financing, local government budgeting, local government procurement, and the audit of local government units by the Commission on Audit. So before the Bigger Pie, Bigger Slice Bill becomes law, let us start fighting corruption at the local level now. This is also the reason why I expressed all-out support for the programs of the Office of the Ombudsman, directed at eradicating graft and corruption at the local level. I am hoping and I am hopeful that this investigation will enable us to propose measures to improve and achieve good governance at the local level. Just a gentle reminder to everyone, at this point in time, the allegations of overpricing and anomalies are just that, allegations. This investigation is precisely to ferret out the truth from all these allegations. And this is based on the motto of the Blue Ribbon Committee, Veritas Liberabit Vos, the truth shall set you free. It is only when, in the course of this investigation, evidence of malfeasance, misfeasance, and or nonfeasance is uncovered, that the pending subject matter may be referred by this committee to the Ombudsman, the Department of Justice, or any appropriate investigative agency, as the case may be. So at this point, may I therefore ask the committee secretary to recognize for the record the presence of our resource persons, witnesses and other guests, and afterwards to administer the oath to them. Mr. Secretary, please. With your permission, Mr. Chair. Today we have from the Commission on Audit, Ms. Merla C. Bagsit. And then Auditor Cecilia Cagaanan, former co-auditor for Makati City. We have from the City Government of Makati, Mayor Erwin Jejomar S. Binay Jr. And then from Bondal Law Office, Attorney Renato L. Bondal and Mr. Nicolas Ching Enciso the Sixth. And then from RA Cuervo Appraisers, Mr. Ramon Cuervo the Third, Chairman. May I request all those whose names I have called to please stand and raise your right hand. Mr. Federico Cuervo, sorry, my mistake. Kindly raise your right hand. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? I do not hear your head today yet. Thank you. Thank you, Attorney Kimbo. So let me now recognize the author of proposed Senate Resolution Number 826, Senator Sunny Trillanes, to start the investigation proper. Senator Trillanes. Thank you, Mr. Chairman. Ang pangunahing basis ng aking resolution ay ang plunder case na naifile ni Attorney Bondal sa Ombudsman. So I will ask first, Attorney Bondal, ano po ang basis
ng inyong plunder case na ni-file sa Ombudsman. Ang basis po ng aming plunder complaint na inihain sa Ombudsman noon pong July 22, 2014 ay yung aming pagkalap ng mga ordinansyang na nag-appropriate ng mga halaga para sa isang proyekto na pinapangalan nila sa mga ordinansya na Makati Parking Building. Noong una po, ito po ay 1.56 billion sa aming pagkakasuri at pagkakalap ng dokumento. Ngunit, pagkatapos po naming naisampa yung reklamong iyon, lumabas yung kopya ng memorandum na isinulat ni Ms. Cecil Cag-Anan na yung pala ang total na halaga ng building ay 2.7 billion pesos. Ikinumpira po namin sa mga building na naglalakihan at data na nakuha po namin sa NSO. Kaya po, nung sinuri namin, lumalabas na mahigit 2 bilyon ang naging bukol ng mga taong bayan ng Makati sa proyektong pinagawa po nilang building na nagsimula mula 2007 hanggang 2013. Attorney Bundal, I understand you prepared a presentation for this. Opo, para po mas maging maliwanag sa lahat. Meron po kami PowerPoint na ipapakita. Okay, we will allow the presentation. If you're ready, go ahead, Attorney Bundal. Sa una pong slide, ganito kami sa Makati. Kami po ni kasamang Ching and Siso ay matagal na pong miyembro ng oposisyon. Kami po ay mamamayan ng Makati at rehistradong butante. Dahil kami po ang nakakaalam sa mga pagnanakaw na ginawa ng mga binay sa Makati. Halimbawa pa lang po itong building na ito. Kailangan pong malaman ng buong bansa ang sistema ng pagnanakaw ng mga binay sa Makati na maaring marahil kung magkakaroon po ng pagkakataon ang Vice Presidenteng maging Pangulo, eh ganyan din po ang sasapitin. Ganito po kami sa Makati, hindi po kami gumanda ang buhay, sila lang ang gumanda ang buhay sa pamamahala sa aming lungsod. Hinahamon po namin sila na sagutin at ipaliwanag ang mga ilalabas namin dito at hindi lang puro politika ang sinasabing rason para sa mga kasong ito. Dapat siguro ilabas nila yung mga engineering details, bills of materials at saka yung design kung paano nila napaabot ang halagang ito sa 2.7 billion. Sana po ay pakinggan kami ng ating mga kababayan para makita nila ang tunay na kulay ng buhay at ang estado ng mamamayan ng Makati. Second slide, please. Lumalabas po na ang pinagmamalaking Makati Parking Building ang pinakamahal na building sa buong mundo, na parking building sa buong mundo. Ito po ang The Makati Parking Building Plunder Case. Next slide, please. Ito pong litratong ito ay galing mismo sa kontraktor na nagtayo ng building na ito. Ito po ang tinatawag na hill marks. Makikita po ninyo na 11 palapag po iyan. Ang total square meters po ay 31,928 square meters. Hindi po 33,000 square meters gaya ng sinasabi ng mayor ng Makati ngayon. 5 palapag po ang parking, 5 palapag ang office, at isang basement parking din po yan. Kaya po, 6 palapag ang parking at 5 palapag lang ang opisina. Pilit po nilang sinasabi na Makati Building Parking 2 po ito. Ngunit sa website po mismo ng kontratista, ang tawag po nila sa building na ito ay Makati Parking Building. Next slide po. O, ayan po ang mga detalye nung pong nakalagay din po sa... Excuse me, Attorney, Attorney Bundal. Yung previous slide, please. So, ito ho ba ang halaga? Magkano po yan according sa records ninyo? 2.7 po. Galing po ito sa memorandum mismo ni Ms. Cecil Cag-Anan sa Ms. Page 2 po. Ayan po.
sa total amount ng building. Na hiwalay po yan dun sa mga furnitures and fixtures. So, 2.7 billion. Opo. Tapos, base sa inyong records, 31,900 square meters. Opo. So, lumalabas po, roughly, ilan po ang presyo nito per square meter? Bali, 84,000 po per square meter. Okay. Sige po, please proceed. Sa next slide po ulit. Medyo maliit-liit lang po ang mga nakadetalye po dyan, pero makikita nyo na po kung ano po ang mga tunay na description ng building na ito. So, ang sinasabi mo, apo. Ang sinasabi ni Mayor Binay na ang pangalan nito ay? Makati City Hall 2. Makati City Hall 2. Apo. Pero dito mismo sa website ng Hillmarks Construction, ito yung gumawa, ang description niya ay ano po yan? Makati City Hall Parking Building. Okay. Tapos dito nyo kinuha rin yung floor area na sinasabi nyo 31,928. Opo. Okay. Sige po. Please proceed. So ayan naman. Next slide please. Kaya kung makikita po ninyo, dahil sa 84,000 square meters po ang naging value ng per square meter na, na dyan po in-apply sa parking building na yan, 300% ang naging bukol ng taong bayan ng Makati. Dagdag pa po dyan, karamihan pong ginamit na pera sa pagpapatayo ng building na po yan ay galing po sa utang. Kaya po, dalawang bukol po ang inabot namin dyan sa Makati. Yung bukol ng utang at saka yung bukol ng nakulimbat dyan sa pagpapatayo ng building na yan. Next slide po. Inuulit po namin. Sandali. Okay. Previous slide, please. So, anong ibig sabihin itong quantitative survey cost noong 2007? Makikita po ninyo na may pangalan po doon ng Cuervo Survey. Noon pong July, dahil alam ko po na magkakaroon po ng labanan tungkol sa technicality ng magkakano po talaga ang square meter o magkakano per square meter, minabuti po namin kunin ang serbisyo ng Cuervo para tingnan kung tama ba yung mga computation na sinasabi ng mga respondents o papaano ba tayo makakapagpatayo ng kasing ganitong gusali at sa magkakaano natin mapapaabot. Nagsubmit po kami sa committee ng yung report po ng Cuervo at naririto din po si Mr. Francisco Cuervo para po ipaliwanag ang kanyang nakakuhang findings po. It's Mr. Federico Cuervo. Federico Cuervo. So, ang sinasabi niyo po, ganito. Dito sa ano ninyo, 84,000 ang lumalabas na binayad. 84,000 pesos per square meter. So, umabot ng 2.7 billion. Ang sinasabi niyo po, itong Cuervo na nag-Cuervo valuers, sila ang nag-conduct ng quantitative survey noong July. Tapos based dun sa 2007 prices kung kailan sinimulan itong building, 23,000 pesos per square meter lang dapat. Tama po. Okay? Tapos ano yung nandirito sa ano ng industry average car park? Ano yung sabihin niya? Meron po kasi noong 2007 ay meron pong libro na naging Bible po ng construction industry, yung nagbibigay po ng cost of construction. Ngayon, doon po sa kanilang mga findings o kanilang sinasabi, ang industry average ng isang car park po noong 2007 po, 12,000 to 18,000 pesos lamang. Ngayon, doon naman po sa industry average offices, yung po 26,000 to 33,150 pesos. Ayun po. Itong libro na ito, ito ba yung Davis Langdon and Seiya Construction Cost Handbook? Yan, sinasabi niyo. Yan din po, yung binigay po namin sa committee para yung po basihan ng aming mga figures po. So ito, in other words, ito yung basis ng mga contractors, mga engineers, arkitekto
sa pagpepresyo ng mga building? Opo, kilala po yan sa ating bansa. Okay. Sige po, please proceed. Next slide, please. Kaya nga po kahit saan kayo magpunta, kahit magpunta tayo doon sa figures na binigay ng sinasabing construction book o kaya doon sa Cuervo na analysis, lalabas pa rin po na 2 bilyon ang bukod at kinita ng mga Binay sa mga sa building na ito. Mr. Chairman? Yes. Yes, Senator. I'd just like to remind the resource person to please practice proper decorum. We are in the Senate. Hindi po ito barangayan. No? Please state to the facts. Hindi po pwedeng ganyan. Hindi po maganda. Nagkakaroon na ho ng semblance nga na akusasyon na ito'y politika. E kapag ganyan ho ang takbo ng inyo pong presentasyon, eh talaga hong politika ho ang kahihinat na nito. Mr. Chairman, I still have the floor. Yes, Senator, I still have the floor. And alam niyo po yung term na Bukol, nagamit na po yan dito ni Jun Lozada. Ano? At ito pong sila Attorney Bondal at si Mr. Enciso ay nag-file na po sila ng plunder sa Ombudsman. So hindi lang po nila ito sinasabi, kung hindi actually nag-file sila ng plunder o pandarambong against sa Vice President Jejomar Binay and Mayor Junjun Binay. So hindi po ito iba, hindi nila ito sinasabi lang. Senator Gaetano? Yeah, Mr. Chairman, I share the discomfort of the minority leader and of Senator JV na yun nga, no? Hindi naman tayo nagkwekwentuhan sa kanto na parang nagtitirahan, and this is the Senate. On the other hand, I see the point of Senator Trillanes that the witness is being descriptive. Eh. Kasi ang sinasabi nga niya sa complaint niya, ninakaw to, pandarambong to, Bukol means the overpriced. So let me throw back the question to the minority leader, to Senator JV. What term can the witness use that you think would be professional pero hindi natin alisin sa kanya na madidescribe niya yung act na ina-accuse niya sa mayor at sa vice president? Meaning, would you be more comfortable he will use alleged overprice, alleged buko? Anong term na tingin niyong pwede? Pero kung sasabihin natin, bawal ka nang magsabi ng kahit anong masama, eh wag na tayo mag-hearing dito. Kasi yun ang purpose niya dito, eh, to explain to us kung saan yung anomalya. No? But I accede to you, Senator JV, that we want it to be a more, what they call this, professional way of saying it. Excuse me, Attorney, I'm not saying it's not professional. Let's find the word that we can agree on. Senator, would overprice or alleged overprice be okay with you? Yes, alleged overprice would be probably Attorney, better. Okay lang po. Ano po kaya sa Tagalog? Before you answer, Attorney Bondal, the chairman will direct you on the proper terms. But I will recognize the minority leader, Senator Soto. Yes. Only because my name was mentioned. I was very quiet. May ginig lang ako. Bakit ako'y dinasama lang sa usapan? Eh kami nung chairman kanina nag-uusap eh. Sorry, minority leader. Yes. I meant it with all respect. I didn't thank mean you. To. Thank you, thank you. I just had to say something about it. Anyway, I discussed it with the chairman earlier of the record. Walang problema sa akin yung paggamit ng mga words na bukol or anything to that effect. Pero yung medyo na, pati ang chairman, medyo na itag kami ng konti kasi nasa Senate hearing tayo. Tapos ang mga description bigla kaagad ay mga pagnanakaw ng mga Binay, mga ganong salita kaagad. Masyado, ang sabi namin, mas maganda kung you stick to the facts instead of parang almost name-calling yun. Yung po lang po ibig namin sabihin. Yung mga term na ginagamit niyo, okay lang po yun. Kaya lang, at times, siguro mas maganda na hindi masyadong offensive yung dating na. Sabi nga natin, stick to the facts. I understand the point of Senator Trillanes. May planted case na. Okay lang. Okay lang yan. Let's get to the bottom of everything. Nang maganda ang usapan at nang hindi tayo nagkakaroon ng ikangay-punggoan. So we leave it up to you, Mr. Chairman. Thank you, my fellow senators. I'd like to recognize our Senate President, Senator Drilon. Well, Attorney Bondal, the best course of action to take is probably to avoid some of the dramatic words, no?
But siguro pwede mo sabihin alleged overprice o yung sa tingin namin. Sa tingin namin. Because as I stated earlier in the opening statement, just to inform everybody who is listening and watching that all of these are allegations. Allegations. And maybe, to be fair to the mayor, maybe immediately after Attorney Bondal, let us hear the mayor. So that he can also immediately refute or answer the presentation of Attorney Bondal. Senator Trillanes. Attorney Bondal, so what is our agreement now? What were you trying to say earlier? Well, I was thinking, kasi po Tagalog nga sana ang magiging pahayag ko po dito. Ano po ba ang Tagalog sa overprice? Patong ho, pwede. Hindi, okay na nga yun. Nagamit na rin dito sa Senado yung bukol. Kasi sa tingin namin bukol. Ganun, kasi these are allegations eh. Okay? Salamat hindi, po. Hindi po. Hindi pa po to conclusion or finding of fact eh. Opo. Salamat po. Alam nyo naman sa practice yan. Ganun na lang po. Sige, sana pa tayo. We can continue, Senator JV? Okay, let's continue. Thank you, Mr. Chairman. Ako po, naiintindihan ko si Attorney Bondal. Probably, they are just indignant dahil sa mata nila ay talagang pinagsasamantalahan sila sa Makati, you know, all this time. So, baka ito yung facts according to them in their eyes. Ano? So, naiintindihan po natin yung hinain nyo. So, please proceed. Paki-explain ho, paano naging 2 bilyong piso ang tinubo ng mga Binay dito sa building na ito? Eh, gaya nga po, pagka 84,000 ang kanilang per square meter, di lumabas nga po na 2.7 billion. Pero sa mga katanggap-tanggap ng mga data, ng mga marurunong sa engineering po, ang sinasabi, kahit bigyan mo pa ng 25,000 per square ang pagtayo ng isang gusaling ganito, 2 bilyong mahigit pa rin po lalabas ang overprice ng building na to. Okay, let's just calculate. Para malinaw. Dito po sa kwenta ng mga Binay nila, for that matter, with all due respect kay Vice President Binay, former Mayor Binay and present Mayor Junjun Binay, 2.7 billion ang binayad nila. Base ito dun sa 84,000 per square meter. Tapos, imumultiply mo ito sa 31,900 square meters. Opo. So, kaya natin lalabas yun. Ang sinasabi nyo, base dito sa mga libro at dun sa mga eksperto, 23,000 or at most 25,000 pesos per square meter lang. Opo. So, pag imumultiply mo yan ng 31,900, aabot ka lang na mahigit 700 million. Opo. So, kung ang binayad ay 2.7 billion mahigit, tapos ang actual cost lang pala ay 700 million mahigit, so meron kang 2 bilyong pisong tinubo para dito sa building pa lang na ito. Yun ho ba sinasabi ninyo? Correct po yun. Okay. Ganang-ganang senador. Sige po, please proceed. Next slide, please. Ngayon po, para natin makita kung gaano po talaga ang kababalaghang nangyaring ito, tignan po natin yung mga building po sa Makati na naitayo sa halos ganoong halaga. Nakita po ninyo sa kaliwa, yan po ang Makati Parking Building. Sa kanan po, na 2.7 billion yung Makati Parking Building. Sa kanan po, ito po yung Siang Grand Tower. Ito pong Siang Grand Tower ay 46 stories. Kung hindi po ako nagkakamali, may 6 pa pong basement parking yan. Ang halaga po niyan ay 2 bilyon. Mas mura pa po sa Binay sa Makati Parking Building. Ang halaga po ng per square meter ng Siang Grand Tower, 40,000. Iahambing po natin, mas mahigit pang doble sa ginastos sa isang 11 palapag na building. Sandali lang po. Opo. 46 floors. Ano? Oh. Itong Siang Grand Tower, base sa inyong yung presentation, itong Binay, nilagay niyo ko kasi Binay Makati. Sorry ah.
nakalagay, itong Makati parking building, rather, ay 11 floors lamang. Opo. So, kumaga, 4 times ang laki nitong Shang Grand Tower, yun ba, ang facts? Tama po yun. Okay. Ito ho bang Shang Grand Tower, primera klaseng building? Kasi... Opo, yan ho isa sa mga magagandang building po ng Makati. Okay. Dahil nakakarinig din naman ho ako ng argumento na primera klase din daw ho itong Makati parking building. Ano ho ba ito? Talagang, kumbaga may ahambing natin, even yung loob niya. Ayun ako po, oo. Ika nga, sa materialis puertes po ang gamit po dyan sa loob ng building na yun. Ano po? Anong building yan? Yung pong Shang Grand Tower, okay, po. Pero, dito sa sinasabi nyo, base sa inyong pagsisiyasat, 40,000 pesos per square meter lang ang ginastos. Opo. So, mas mura pa rin siya ng higit sa kalahati dito sa 84,000 pesos per square meter na binayad ng Makati. Opo. Okay, sige po. Sa next slide, please. Oh, ito pa ho ang isang building pa ho na nasa Makati rin po. Palagay ko, alam niyo yung The Residences, gawa po ito ng Ayala. Ang residences po ay 57 stories naman. At ang pagpapahalagan nila sa kanilang per square meter nung ito po itinayo ay 45,000 per square meter lamang po. Kung iahambing niyo po ang Makati parking building ulit na nagkakahalaga ng 84,000 per square meter, ay sobra naman ho talagang kahimahimala kung papaano lang naparating sa 2.7 billion yung kanilang nagawa. O, ikatulad po niyan, mga elevators pong ginagamit dyan sa 57 stories na yan po, top of the class, na isang pindot lang, ilang segundo lang, nandunong ka na. Ito pong Makati parking building, kahit puntahan po natin ngayon, sira ang isang elevator niyan. Kailan lang natapos yan? Siguro, mas maganda pa yung elevator sa bahay ni Mayor Junjun eh. Kesa dyan sa ginamit dyan sa Makati parking building. Ah, bakit ho? May elevator ho ba ang bahay ni Mayor Junjun? Oo, meron ho. Mayor Junjun, do you confirm that? Meron bang elevator yung bahay niyo? Please use the mic, please. Tama po yan. Okay. Senator Trillanes, pwede ba akong may question? Yes, Mr. Chairman. Dalawang buildings na yung nabanggit mo eh. Opo. Shang at saka The Residences. Opo. Tapos meron kang computation. Saan mo nakuha yung data mo? Diyan din po mismo sa mga building administrators po ng mga building na yan. Ah, so kung hingiin namin at we can... Pwede namin makita rin. We can come up with our own calculations. Pwede? Pwede po, Mr. Chairman. Pasumpiin na po ninyo kasi takot po silang... Andi, wala, so wala kang hawak? Wala po sa akin ngayon. Mr. Chairman, just to answer the question of the chairman, I don't think we need to subpoena those documents anymore dahil nasa open source daw. Ito, nasa internet daw itong data na ito. Yung conclusion niya ba? Yung final figure ni Attorney Bondal, how he arrived at his final figure? Actually po, Mr. Chairman, I also checked Wikipedia. In their site, they have the tallest buildings in the Philippines. Kasama po yung The Residences at saka yung The Shang. Yung detalye po yan, ando doon din po. Even the cost per square meter? Ando doon din po. Sige po. Thank you, Mr. Chairman. Please proceed, Attorney Bondal. Next slide, please. So, ito pong litratong ito, ano po yan, ha? Naka-scale po. So, makikita po ninyo na ganun kaliit lang ang 2.7 billion na building ng Makati Parking Building at ang Shang Grand Tower ay 46 floors at yung Greenbelt Residences ay 57 floors. Makikita po ninyo ang presyong yan. Ngayon, kahit po nag-aral ng grade 1 lang, makikita po na napakamahal naman ng Makati Parking Building. Next slide po. Sandali lang muna, Attorney Bundan. Previous slide. So dito, sinasabi nyo itong 11 floors na Makati Car Park Building ay 2.7 billion, pero itong Shang Grand
tower, 46 floors or mahigit 4 times ang taas, mas mura siya. So 2.0 billion lang. Opo. Tapos itong residences na 57 floors or 5 times ang taas kaysa dun sa Makati Car Park Building, eh halos magka-press lang. Opo. Ang presyo. Opo. Ito bang residences ay primera klaseng building din? Ako po, yan po ang pambandera ng Ayala Land sa pinakamaganda nilang development. Okay, sige po, please proceed. Next slide, please. Makikita nyo po, dito po sa slide na to, ang iba pang mga gusali po na sinasabi po namin ay Mr. over. Bago malayo, can we go back to the yes. slide? With the permission of Senator Trillanes, okay, interjection, yes. Okay. Attorney Bondal, can you go back to the previous yes, slide? Question. Okay. Kasi yung nabanggit ninyo, for the records of the committee, yung Siang Grand Tower, the residences, ito ba yun? Iba pa? Yan po yun. Okay, yan yun. Ano. Kailan po tinayo ito? Anong taon? Sa pagkakaalam ko po, yung si residences, ano pa po yun eh? 2012. Tapos yung siyang... Residences 2012. Pagkakaalam ko po ha. Yung pagkakaalam niyo, pati you're not sure, okay. Yung Siang Grand Tower, kailan po? 2005 pa po. 2005. Itong Makati City Hall Parking Building, kailan po? Eh, sinimulan ho nila noong 2007, natapos po ng 2013. Inaamin naman po nila yan. 6 years ginawa? Opo. So, kailan nagawa? Eh, natapos po, 2013. 2013. Okay. Thank you. Let's proceed. Tony Bondal. Next slide, please. Ngayon po, dahil sa nadiskubre naming overpriced dun sa Makati Parking Building, sinimulan din po namin ang pagtingin dun sa ibang mga gusali pong ipinagmamalaki-lagi ng Administrasyong Binay sa Makati. Ito pong Makati City Hall, yan po ay nagkakahalaga ng 7 bilyon. Yan po ay overpriced din. Ang OSMAC 1 sa amin pong dokumento, sa phase 2 pa lang, ay nakaka-2 bilyon na. Phase 2 pa lang po yun. Hanggang ngayon, ginagawa pa po yan. Yung Makati Science po, isa pa rin yan sa mga overpriced na mga building. Paano po nila nagagawa yan na kagalang-galang ng mga senador? Ang pagpoproyekto po sa Makati, ang ginagawa po nila, sinachap-chap nila ang mga kontrata. Wala hong binibidding na 2.7 billion na building na Makati Car Park. Wala ho yan. Walang binibidding na mga kung ano talaga ang tunay na halaga. Malalaman nyo lang ang pinakahalaga na ginugol ng Makati pag natapos na po kasi sinachap-chap nila into phases. Ngayon, sa akin pong palagay, dahil nung meron po tayong batas na Government Procurement Act of 2003 na mahigpit pong ipinagbabawal ang pag-split ng contract. Sa Tagalog po, hindi po pwedeng chap-chapin ang mga kontratang binibid ninyo. Lahat po ng kanilang mga pangunahing infrastruktura ay nadaan po sa mga chap-chap at mga utang sa land bank. Kaya po ngayon ng Makati, pwede nyo pong tawaging Chap-chap capital of the Philippines. Okay, Senator Trillanes, well, okay. Yes, Mr. Chairman. You are adding to your allegations of overpriced projects, but so that we will have a direction. Let's talk about if possible, try to focus on the Makati City Hall so-called parking building. Yes, okay. Then muna tayo. Okay, thank you. Yes, Mr. Chairman, but for future hearings for that matter, I move that we subpoena the procurement documents for Hospital na Makati 1, Makati City Hall, and Makati Science High School. Mr. Chairman, we can get it from both the COA and the City Hall City Hall of Makati, Mr. Chairman. I so move. Okay, we will ask the committee secretary to process the request for subpoena because as I understand in our rules,
this should be approved by the President. Mr. Chairman, may I just ask, since the mayor is here, if they're willing to hand it over without a subpoena so that we don't have to go through a process of subpoena. Anyway, this is public documents. Dr. Mayor, may we request copies of this since they are public documents? Senator Gaetano, ano po yung specific na documents po ulit? May I pass it to Senator Trillan? The procurement documents for Hospital na Makati 1, the Makati City Hall, and the Makati High School Science Building. Yes, Mayor? We will submit, Your Honor. Okay. Likewise, the COBA, the resident COBA auditor is requested to submit the same. Okay. Please use the mic so that you can... Ms. Baxit, please use the mic. Press the button, please. Honor, I will submit, I will first retrieve the documents so that we can submit it. Okay, thank you very much. Please proceed, Attorney Bondal. So, ang sarili po lang muna, ito pong sinasabi ninyo na itong Makati Car Park building pala ay hindi lang ito ang nagkaroon ng patong ng ganito kalaki. Yun ba sinasabi nyo? Eh kasi po kung titingnan nyo yung modus operandi ng mga binay, eh tinatago nila sa mamamayan ng Makati kung magkakano po talaga ang ginugugol na amount sa bawat project. Kaya po hindi kami makareklamo sa umpisa pa lang eh. Ngayon, lahat po ng proyekto nila nakadivide ho o nakachap-chap sa mga iba-ibang phases at bawat phase eh binibidding nila. Ito po yung tinatawag na splitting of contracts eh. Nakasama po yan sa demanda namin. Okay, Attorney Bondal. So ang sinasabi nyo, there is a pattern of behavior na kada building ay pinapatungan. So kung ang pinatungan dun sa car park building ngayon ay 2 billion, ang sinasabi nyo, dito sa mga ito ay may patong din. Opo. So billion-billion mga ang kinita dito. Tama po yun. Okay, sige. Mr. Chairman, Mr. President, if I may intervene, may I request the witness, as already mentioned by Senator Pimentel earlier, kung po pwede lang po, let us just stick to the facts. Huwag namang, you know, this is a politically charged inquiry. Let's admit it. Kung po pwede lang po, huwag namang haluan ng mga descriptive words na medyo nasasama na doon sa politika. At baka sasabihin na mumulitika dito. Kaya ang aming pakiusap lang, ang committee po is after finding out what the facts are. Yun po ang basihan ng report. Kaya ang amin lang pong pakiusap, let us stick to the facts. And while we can understand your enthusiasm, kung po pwede po, you're a lawyer, let us just suppress the very descriptive, politically charged language at let us just leave it ourselves to the facts, kung po pwede lang. Sige po. Senator JB wants to be recognized. With the digest of Senator Dillanes. Kasi po ako rin, Mr. Chairman, I was also a mayor. In my experience, there are big projects, lalo na yung mga big ticket, that are divided into phases, especially when the budget of the city would not it's not sufficient, no, for the year. So that happens. So it's not irregular to have big projects be divided into phases. That's all, Mr. Chair. Just one clarification. Gaetano? Thank you, Mr. Chairman. Attorney Bondal. Yes, sir. Magandang hapon. Magandang umaga po, no. Kanina po, you started with some premises dun sa parking building, if I may call it that, no? Or Makati City Hall 2. And then with those premises, magkano per square, magkano ginastos, you came to a conclusion that it was overpriced. But in this slide, wala po tayong mga premises, basta conclusion na overpriced. Do you have documents or will you be willing in the future to present to us why you concluded that overpriced din itong mga to? Kasi po,
dun sa ibang ordinances na nakasama ho dun sa demanda namin na inattach namin to prove the overprice of the Makati parking building, meron na po doon mga provisions na kumare katulad dun sa isang ordinance. Doon namin ho nakita yung phase 2 ng Makati yung ospital ng Makati 1 sa District 1 po. Sa phase 2 pa lang nakadalawang bilyon na silang appropriation. But what I meant, attorney, no? For example, yung sinasabi yung OSMAC, 2 billion, etc. So magkano lalabas per square? Wala pa tayo. Wala pa po. Now, but if we are given the facts, you'll be able to put it together. Yes, sir. In fact, when we get the documents. Kung pwede po, humihingi po ako ng tulong sa committee na ito na isumpi na po engineering details, bills of materials, at saka po yung design nila, at saka yung bidding docs nung sa umpisa pa lang para makita po. With the permission of Senator Trillanes and the chairman, I think he will make an omnibus order later on. May we include all documents related to the buildings? No? May it be ordinances, may it be bill of materials, what other documents required by law, by the building code, by the COA, etc. Para pwede natin mahimay, and to be fair, sa side ng mga ni Mayor Binay, then he'll be able to explain also. Thank you, Mr. Chair. So we can proceed. Attorney Bundal, no? Another reminder, so yes. Please avoid the dramatic, political, provocative words. And if you need to, and be clear that these are allegations or these are your theories. Yes, sir. Okay, thank you. Go ahead. Yes, Mr. Chairman, I understand the sentiments of my colleagues here, but we should give a little latitude to Attorney Bundal because he's just emphatic, he's indignant dahil sila ho yung nakakita eh, sila yung nakaramdam, sila yung mga taga Makati. So na in their minds, this is the first time na nagkaroon sila ng ganitong venue. So while kailangan ng konting magminor, pero you can express kung ano talaga yung sentimiento ninyo. Salamat. Sige po, please proceed. Next slide. Kaya po namin sinabi itong slide na ito upang patunayan sa inyo na magmula sa pinakamalaking building na proyekto ng mga Binay sa Makati hanggang sa mga servisyong kanilang ipinagmamalaki, eh meron pong mga nangyayaring overprice. Pahintulutan niyo po ako ipakita sa inyo to, mga kagalang-galang na senador. Ano po yan? Ano po yan? Yan yung cake, Mr. Chairman. They're trying to show to us itong cake ng Makati. Ito po, Mr. Chairman. Bakit napunta usapan natin dyan? Kasi po, proyekto rin po nila to eh. Paliliwanan po lang po. Ito po, tama, precisely nga, that proves that may project nga sila na cake sa Makati. Opo, ito po yung senior citizens. Pansilaw po ito sa lahat ng matatanda sa buong bansa. Ito po, ang cake ng Makating ipinamimigay to be my birthday po ang senior citizen. Kung ikukumpira po ninyo, ito po, galing sa Red Ribbon. At ang halaga po niyan ay 570. Ito na po yung pinakamahal na cake na kasing laki po ng cake ng Makati. Ito naman po, galing yung isang cake po, galing po sa Goldilocks. Yan po ay nagkakahalaga lang ng 390 pesos. Yung pang senior citizens cake po ng Makati, nagkakahalaga po ito ng mayigit 1,000 piso. So katunayan po, wala na kahit isang anino sa Makati ang nakakaalam kung magkakaano talaga ito. Excuse me, Attorney Bundal, Senator Trillanes. I would like to pursue the Senate Resolution 826. The essence actually is the alleged overpricing of two buildings. Although there is a catch-all related anomalies, but pag sinabing related anomalies, I was expecting related to buildings, the main subject matter. So maybe Attorney Bundal, yes, sir. Let's skip the cake. We make that another issue, or
a subject of another resolution. Pero kasi yun ang point ko kanina. Opo. Let's stick to the resolution. And we will treat them sequentially. Doon muna tayo sa 11-story Makati City Hall parking building. And then finish your presentation. Because I don't want a long time lag between your presentation and the opening statement of the mayor. Huwag natin masyadong papalakihin yung time difference po noon. I'm just sticking to your resolution, Senator. Ah yes, Mr. Chairman. I think Attorney Bondal was just trying to prove a point that in Makati hindi lang yung mga building ang pinagkakakitaan kundi pati yung cake, ano ba? Kasi I think part ito dun sa kanyang plunder case na pinapakita niya, yun nga yung pattern of behavior, yung propensity to commit corruption at all levels. Ano ho ba? So, ngayon na nailabas niyo na yan, interesado na rin ho ako. Pwede ho bang pakisubmit yung COA lahat ng mga related procurement documents, kung mga disbursement documents para dyan sa cake na yan, para malaman natin kung magkano binabayad ng Makati sa pagbayad ng mga cake na yan, and titingnan natin kung ilan ng senior citizens ng Makati. So may we ask POA Miss Baksit, we have to recognize the presence of our chairperson of the Commission on Audit, Chairperson Polido Tan. So the question is directed to the resident or co-auditor. Resident co-auditor, Ms. Baksit, so that we can leave the subject of the cake. Yeah. Ma'am, use the mic. Okay, submit documents. Yes, Your Honor. We'll try to retrieve them. Okay, Mayor Junjun Binay, may I likewise request the same? Lahat ng basis for the payment, kung may resolution, disbursement documents, kung binidding po yan, procurement documents, everything in relation to the cake. Para lang titignan natin, baka naman nambobola ito si Attorney Bondal, para din ma-prove natin na malinis ang pagbibigay ng cake sa Makati. Mayor Junjun, please. Yes, Senator Trillanes, we will refute that the price mentioned by Attorney Bondal is not the price reflective of our documents. Okay. Senator Trillanes, Senator Soto wants to be... Yes, Mr. Chairman. With your permission? Yes. Okay, Senator Soto, please. Tungkol lang doon sa cake, tal, binanggit yun eh. Kasi hinahanapan kong pilit. So I would like to remind the committee kung paano nilang ididikit yung cake sa legislation. Ano? Baka mahanapan ng paraan kung paano masama pa rin. Okay lang, di, sama yun. Kaya lang, kung ako taga Makati, natutuwa ako kung ibibigay sa akin ng mayor na cake, mahal at hindi mo murahin. Thank you. Thank you for that interjection. Senator Trillanes, go ahead. Sir Chair, okay. Yes. May I just point out Senator that Gaetano? The jurisdiction of the Blue Ribbon Committee is anomalies. So hindi natin pinag-uusapan, kasi sa media pinag-uusapan mahal ba yung building, mura. Hindi yun ang pinag-uusapan. Kay mahal, kay mura, ang pinag-uusapan overpriced ba o hindi. No? So just to remind us, but I agree with you, Mr. Chair, that we should stick to the buildings and ang question, and nandito naman po si Mr. Cuervo, the company is a professional, anyone can hire them, kumbaga sa accountancy, parang yung kinuha yung SGV para malaman kung tama ang ano hindi. So maybe we can hear from others dun sa kanilang assessment tong building, not kung mura o mahal, pero kung overpriced o hindi. They don't have to make that conclusion, but they can give us the facts, Mr. Chair. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. But before I recognize Senator Trillanes, anyway, as I mentioned in my opening statement, we are also looking at the local government procurement. So this is one way of linking it. But Attorney Bondal, any more surprises? Don't raise other issues, Asana. I mean, let's
Sequentially sana, we talk about the 11-story Makati City Hall parking building. Yes. Para matapos po natin yung allegations ninyo doon, maklaro. Apo. Siguro po, tapos na rin po kami at improve in our point. Senator Trialis, last question. Sige. Thank you, Mr. Chairman. Just to address the concerns of the minority leader kung paano natin makokonekta itong nilabas nyo na allegedly overpriced cake. Dahil lang tinitingnan po natin, part ng function po ng senador ay magbantay sa mga kalabisan ng mga iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kaya nga tayo may Blue Ribbon Committee or Accountability of Public Officials. And at the same time, tinitingnan natin kung yung ating mga batas ay ini-implement nila na maayos o iniikutan nila. So, in this case, ito pong procurement law, titingnan natin, di ba ho? Kasi maganda na nalalaman natin kung paano ang ginagawa nila at the local level. Kasi this is the only time malalaman po ito ng taong bayan. So, anything else, Tony Bondal? Wala na po. Makagalang-galang ng mga senador. Salamat po sa pagbibigay sa akin ng oras o panahon para maipaliwanag po ang sustansya ng aming kaso. I'll declare a 1-minute recess. Pagsamantala nga pong nag-recess muna iyang isinasagawang hearing ngayon sa Senado at kanina nga ay ipinunto nitong si Attorney Renato Bondal, dating konsehal ng Makati City, na overpriced umano ng 300% yung Makati parking building. Sabi ni Bondal, nung sinimulan daw ang gusali noong 2007 ay nagkakalaga ito ng 1.59 billion or 1.56 billion rather, at nung matapos na ang gusali noong 2013 ay naging 2.7 billion pesos na ito. At ayon pa sa kanya, nung ikinumpara nila ito sa ibang gusali na primera klase aniya doon sa Makati, ay lumalabas din umano na higit o labis ang presyo nito kumpara sa mga gusali na kapareho ang kalidad. Ayon pa dito kay Bondal, ay 23,000 per square meters ang kalakaran sa industriya, habang ang Makati parking building umano ay nasa 84,000 per square meters ang presyo. Nagpapatuloy na po ang pagdinig. Panoorin po natin ito. After your opening statement, if you want to add and to refute the allegations that you have heard, go ahead. Mr. Chairman, before Mayor Binay would start his presentation, I still have the yes, yes. With that clarification on that, after the statement of Mayor Binay, the floor is still with the Senator Trillanes. Thank you very much, Mr. Chairman. Mayor Binay, Mayor Binay, please go ahead. Proceed. Thank you very much, Honorable Senator Pimentel, Senator Trillanes, and all of the senators present. My opening speech will be limited to the building two, as we have been asked by the Honorable Senator Coco Pimentel. Maraming salamat po, Mr. Chairman, sa pagkakataong naibigay ninyo sa akin na linawin ang issue na sinasabing overpricing ng Makati City Hall Building 2. Bago po ako magsimula, nais ko pong linawin at ulit-ulitin, ang nasabing proyekto ay hindi parking building o gusali para sa parking lamang. Ito ay office building ng Makati City Hall na may mga floors para po sa mga sasakyan. Ang Makati City Hall Building 2 ay may features na version 2 namin ng isang green building. Meron itong landscape na roof deck, atrium sa 7th floor, may LED lighting, glass walls at panels. Meron din itong granite flooring, centralized and air conditioning, dalawang elevators, mga conference room at mini function hall sa iba't ibang palapag, mga iba pang mga facilities at iba pang mga modern amenities na makikita sa isang modernong office building. Kompleto po ang mga lamesa, silya, mga computers at ibang gamit pang opisina. Lahat po yan ay kasama sa overall cost ng Building 2.
Para naman po tiyakin ang tibay nito dahil nakatayo ito sa malumbot na lupa at may mga floors para sa parking. Ginamit ng board piles and steel sheet piling ang pundasyon po ng Building 2. Yan po ang Makati City Hall Building 2. Hindi po parking building, kundi isang office building. Para sa amin, hindi pwede ang pwede lang. Ang ginawa po namin ay isang world-class building na pinakikinabangan ng mga taong gagamit nito. Mga empleyado namin at ang libo-libong residente at kliyente ng Makati. Gusto namin ipakita na kaya ng Makati na maging globally competitive. Ang alegasyon ng mga nag-aakusa sa amin ay overpriced ang Building 2. Ang basehan nila ay datos mula sa National Statistics Office o NSO. Sinasabi din nila na dapat ang construction cost ay 7,000 pesos per square meter. Hindi po namin alam kung saan nila kinuha ang mga figures na ito. Hindi rin namin alam kung saan building sila nagkumpara. Dahil ayon mismo sa mga desisyon ng Korte Suprema at guidelines ng COA, para patunayan ang overpricing, dapat magkahambing ng magkaparehong bagay. Mr. Chairman, the NSO is not the final arbiter on overpricing. This has been established by jurisprudence. To prove overpricing, an actual canvas of similar items is needed. This way, the ruling of the Supreme Court in Ariola versus COA and National Mental Health Center versus COA. This is also very clear in the guidelines of COA. The 7,000 pesos per square meter construction cost they cited is an approximate cost of a low-cost housing, not an office building. It would also be inaccurate and erroneous to compare private buildings in Makati with the City Hall building or with other private buildings in the Central Business District, simply because building cost is determined, among others, by the type of building, the features of the building, and the type of soil on which the building is to be constructed. Mr. Chairman, mismo ang NSO sa kanilang report na pinagbasihan ng reklamo laban sa amin ay nagsabi na may limitasyon ang kanilang datos. Sabi po nila na hindi kasama sa report nila ang actual na cost ng construction ng mga building. Ang report nila ay base lamang sa mga application para sa building permits. Kung paniniwalaan po natin ang sinasabi ng aming mga katunggali na datos mula sa NSO, ang basehan para sa overpricing, baka lahat ng gusaling itinayo ng national government at local government ay hindi matatawag na overpriced. Hindi naman po siguro tama na sabihin nating overpriced ang bawat isang building na pinagawa ng gobyerno. Pero yan po ang mangyayari kung paniniwalaan natin ang sinasabi po nila. Kaya nga po, sumasang-ayon kami sa payag ng ating Senate President Franklin Drilon na maling paghambingin ang Building 2 at ang Iloilo Convention Center. Sumasang-ayon kami na ito ay tinatawag na apples to oranges na paghahambing. Ang Iloilo Convention Center ay isang world-class convention center. Ang City Hall Building 2 ay isang green office building. Pero yan po ang magiging resulta kung gagamitin natin ang datos ng NSO. The NSO data gives a general computation of non-residential construction without differentiation. It is comparing apples and oranges. We pointed this out to show the unreliability of using these statistics to allege overpricing. Mr. Chairman, in January, our political opponents wrote the Makati Resident Auditor regarding their allegation of overpricing. The chair of COA and the ombudsman were furnished copies of the letter. And in response, the office of the COA chair and the ombudsman directed the Makati auditor to immediately conduct an audit. The audit was conducted by technical audit specialists of the commission. Hindi po ito may isang ginawa ng isang tao. Ang imbestigasyon ay ginawa ng mga technical audit specialists ng COA na nag-imbestiga at nagripaso sa lahat ng mga dokumento na may kinalaman sa Building 2.
The findings of the COA are contained in a memorandum dated February 17, 2014. Allow me, Mr. Chairman, to quote the COA report. Regarding the use of data from NSO as basis for the complaint, the COA investigation report said, the statistical data from NSO was derived from the copy of approved building permits being issued by building officials. Inquiry from the building officials disclosed that the building permits were based on the approved building standards and documentary requirements without evaluation of the construction cost. The report also emphasized that construction cost of buildings varies depending on design and type of building. High-rise building with unstable soil conditions will entail a more rigid and complicated base structural preparations and requires higher quantity and quality of materials to be used. Structures with parking areas require different design as compared to common regular buildings, which is subject to heavier and moving loads. In addition, the building is designed to withstand earthquake with certain level of intensity. Ito po ang sinasabi namin, Mr. Chairman, na magkakaiba ang bawat building at mali na ipaghambing ang magkakaibang building. The technical audit specialists from the COA also reviewed the contract price for each phase of the project. The technical audit specialists found the contract price for all phases as reasonable. The COA specialists also conducted a review of previous audit reports on Makati. The review, and I quote the report, did not disclose any adverse finding on the project in the annual audit reports from 2008 to 2010 in the files of audit observation memoranda and notices of suspension and disallowance. Thus it could be construed that payments were allowed in audit. Inulit ko po, Mr. Chairman, mula nang magsimula ang proyekto hanggang sa matapos ito, walang nakitang irregularidad ang COA na siyang nagbabantay at nagsasagawa ng audit sa bawat hakbang at aspeto ng nasasabing proyekto at sa bawat proyekto ng mga ahensya ng lokal at ng national government. Mr. Chairman, nalulungkot po kami na sa simula pa lamang pinalalabas na ng aming mga katunggali na ayaw nilang paniwalaan ang report ng COA na wala pong overpricing. Para bang kapag kalaban sa politika ang inireklamo at sinabi ng COA na walang overpricing o wala silang makitang irregularidad, hindi dapat paniwalaan. O kaya ay nagpabaya o baka nasuhulan ang COA. Hindi naman siguro yan makatarungan sa mga taga-COA na nagsasagawa ng investigasyon at pag-aaral sa Building 2. At hindi rin po yan makatarungan para sa mga lingkod bayan na Makati na nadudungisan ang pangalan. Mr. Chairman, ang COA ang sangay ng pamahalaan na may natatanging tungkulin na, and I quote, to review and evaluate contracts with emphasis on the engineering and other technical aspects. Ibig sabihin, tanging ang COA lamang ang inaatasan ng batas na gumawa ng ganitong pagsusuri. Malinaw po na politika lamang ang dahilan ng lahat ng akusasyong ito laban sa amin. Si Ginong Bundal, ang official candidate ng Nationalista Party noong 2013 election, ayon na rin sa kanyang Certificate of Candidacy. Ang running mate naman niya, na si Kid Peña, ay official candidate ng Liberal Party, ayon rin sa kanyang Certificate of Candidacy. Alyansa po ng NP at LP ang lumaban sa amin noong 2010 at 2013 election. Klarong-klaro po na hindi nila isinama sa kanilang reklamo ang kanilang mga kapartido na authors ng appropriation ordinance na naglalaan ng pondo sa nasabing proyekto. At mukhang nakaligtaan po nila na hindi isama bilang ebidensya ang kopya ng ordinansa kung saan nakalagay ang mga pangalan ng kanilang mga kapartido bilang authors ng nasabing ordinansa. Sa ordinansang ito, hindi po presiding officer ang isa nilang kakampi, kundi isang author din at kasama pa ang iba po nilang kaalyado.
Sana naman po, Mr. Chairman, walang layon silang ilihis ang atensyon ng ombudsman sa kanilang mga kapartido. Ngayon pa lang ay malakas po ang usap-usapan na ang binabalak ay ipasuspende ako at ang lahat ng miyembro ng City Council. Kapag ka nagtagumpay sila, mauupo bilang mayor ang kaalyado nilang vice mayor at pupunuin nila ang City Council ng kanilang mga kaalyado. Mr. Chairman, may mga nabanggit din na iba pang mga alegasyon laban sa aking ama at sa aking pamilya na karamihan ay makikita sa social media. Ito pong mga alegasyong ito ay laging ibinabato sa amin tuwing may eleksyon sa Makati. Pero hanggang ngayon, walang maipakitang konkretong ebidensya dahil pawang walang katotohanan. Yun naman pong sinasabing mga maraming kaso ang aking ama ay hindi po totoo dahil wala pong kaso ang aking ama sa Sandigang Bayan. Ang iisang kaso laban sa kanya ay na-dismiss noong 2006 dahil sabi mismo ng korte, walang basehan sa katotohanan ng mga reklamo sa kanya. Ang nakakalungkot lang, Mr. Chairman, yun namang mga reklamo laban sa aking ina na na-dismiss na ng ombudsman with finality ay binubuhay muli kahit na malinaw ang mga paglabag sa kanyang constitutional rights at sa mga alituntunin ng batas. Bago po ako magtapos, Mr. Chairman, sinabi na maaari sanang ginamit ang di umano'y labis na ginastos sa nasabing building para sa pagpapatayo ng 3,000 classrooms. Ang trabaho po ng Makati government ay magpatayo ng classrooms sa Makati at tinitiyak ko po na kami ay hindi nagkukulang dito. Gusto ko pong ipagmalaki sa inyo na sa Makati, hindi po kami kailanman nagkulang sa mga classrooms, workbooks, notebooks, computers, at iba pang mga gamit at pasilidad para sa aming mga mag-aaral. Patuloy din naming pinaghuhusay ang aming mga programang pangkalusugan para sa lahat na bahagi naman ng aming Yellow Card program. Gayun din po ang aming mga programa para sa senior citizens at sa mga naghihikahos na may kailangan ng kalinga sa ating pamahalaan. Sa katunayan, marami sa aming mga programa ang umani ng parangal mula sa national at global organizations tulad ng World Health Organization at ng Department of Health. At kailanman, Mr. Chairman, kamailan lamang, Mr. Chairman, kinilala ang Makati bilang most competitive city sa Pilipinas. Ang pagkilala ay ginawad ng National Competitiveness Council na binubuo ng Department of Trade and Industry at ng private sector. Ito ay proyektong sinusuportahan din po ng USAID. Makati City was ranked first in overall competitiveness among 136 cities that participated in this year's Cities and Municipalities Competitive Index, which measured performance in terms of economic dynamism, government efficiency, and infrastructure. For over two decades now, Makati has been able to sustain a high level of investor confidence because of the reforms we have put in place to promote transparency and efficient delivery of services. Since the time of my father, Vice President Judge Omar Binay, the city government has pursued efforts to upgrade its systems and processes to reduce red tape, cut down the processing time for permits, clearances, and other transactions, promote transparency, and remove the opportunities for corruption. Our performance and operations were reviewed and graded by an independent and highly experienced team of evaluators. And this makes our award very significant, considering all the baseless allegations being made against us. Itutuloy po namin ang aming trabaho. Hindi namin hayaang maapektuhan kami sa aming hangad na maglingkod sa syudad at mamamayan ng Makati. Despite all these allegations, Mr. Chairman, we, in the city government of Makati, will remain committed to serve our constituents with transparency, honesty, integrity, efficiency, and compassion. Thank you. Maraming salamat po, Mr. Chair. Thank you, Mayor Binay. Are you ready to answer questions directed at you? Yes, Mr. Chair. Mr. Chair. Senator Cayetano. Mr. Chair, may I just reserve time to ask questions to the Honorable Mayor? But after
the other guest so that we do not consume the time. Thank you, Mr. Chair. Yes, thank you. Okay, but the floor is still with Senator Trillanes. Proceed, Senator Trillanes. Thank you very much, Mr. Chairman. At least narinig po natin yung posisyon ni Mayor Binay. Ang sinasabi naman po dito ni Attorney Bundal ay hindi naman yung alegasyon ay hindi sinasabing wala kayong ginagawa sa Makati, kundi kung magkano ang kinikita ninyo dito sa mga ginagawa ninyo sa Makati. So anyway, ito pong NSO na sinasabi nyo ay hindi po yan ang ginamit. Makita nyo yung kaninang presentasyon, so baliwala po yung depensa na yon. So, let me now proceed to Mr. Federico Cuervo, please. Thank you for the invitation, Senator Trillanes. Okay, first I'd like to make a clarification. I am not a quantity surveyor. I'm a property appraiser, no? Okay. And then second, when I was asked to come up with an estimate on the value of the building, we use what a term called market value, no? And for the year 2007, assuming of a hypothetical building, no, was valued in Makati, in a specific location of Poblacion Makati, without knowing what building we were referring to, no. And then my value that was presented of 23,000, that is an average, considering several floors are what they call this, are parking buildings. So it's a combination of office and parking. So I guess that's all I can contribute on. Okay, Mr. Cuervo, do you think such a building would cost 2.7 billion if you have 31,000 square meters? Okay, I am not aware on the actual cost. Because, you know, I was not there, no? Yes. I said I'm not a quantity surveyor. The hypothetical, that hypothetical building, would it cost that much? Okay, even if I would value the same building, we have what we call obsolescences, no? And we, like, if it is over-designed, that is not considered in the market value. What do you call, we also... I didn't also include the depreciation, so because I didn't see the building. Yes. So it's just purely hypothetical. Okay. But in your report, the average cost, you confirmed that it is 23,000 back in 2007. Correct. Do you confirm that? Yes. So if it's a 31,000 square meter building, following your... estimated price, it would cost a little over 700 million. Is that correct? Yes, market value. Okay, right. Market value. So, would you say that if you would use first grade materials, at most, how much what would it cost? Per square meter. On my estimate, already took into consideration for a grade A. Grade A. So this is already grade A, the 23,000. Yes, it is grade A. Okay. Thank you very much, Mr. Cuervo. Can I now move to... Mr. Chair, with the permission of Senator Trillanes, just one point before we leave Mr. Cuervo. Mr. Cuervo, I appreciate very much you making the distinction between a... someone who appraises property and a quantity surveyor. At para dun sa mga nanonood, nakikinig, no? Pagka ginugol mo, ang quantity surveyor is a professional working in the construction industry concerned with construction costs and contracts, no? Ibig sabihin po, kukunin mo yung quantity surveyor, titignan niya yung bill of materials, titignan niya yung ginamit, masasabi niya sa'yo ng sigurado magkano yon, no? So kung nag-aaway kami ng partner ko sa business, sa accounting, kukunin mo SGV, sasabihin niya kung anong tamang accounting.
So pag nag-aaway kayo ng partner nyo, magkano ba talaga yung building? Niloko ba kita? At ang totoo ba, 50,000 pero 20 mil lang? No, quantity surveyor. But the line of work you're in, and I know you, it's a very reputable and credible outfit. No? You've been around for so long and a lot of people in the industry, in the construction industry and the real estate industry uses you. So, but your testimony is still relevant. Why? Because hindi lang issue yung kung paano, kung overpriced o hindi, o hindi lang issue dito kung magkano ginagastos ng isang city sa kanyang property. Issue din po kung tama ang paggastos ng isang syudad. So are you telling me now that if it's true that the cost is an average of 70,000-80,000 per square meter and it just finished last year, not 2013, but if it's going to be sold today, the price it will fetch will be only about 23,000? Okay, first, we did not use any market approach. So I cannot so ano po yung approach na ginamit niyo to? Because to do that, I will need several comparables to make adjustments. So sir, what's the approach that you use? This is purely cost. Cost. Okay. Yes. So you're saying that in your view, at 23,000 as of 2007. As of 2007, the cost for your analysis is 23,000 per square. Okay, thank you, Mr. And for the record, that is very close to the amounts that are in the construction cost handbooks that are available. Thank you, Mr. Chair. Go ahead, Senator Trillanes. Thank you very much, Mr. Chairman. Let me now... excuse me, Senator Trillanes. Will you allow Senator Soto to ask questions? I think Senator Soto can have his turn and he can ask all just all Mr. Cuervo. Okay, yes okay. Or no. We're asking your permission, if it's okay. Yes, Mr. Chairman. Okay. It's Senator yes Soto, no, sir. It's yes or no. So it's, Mr. Cuervo, did I hear you right earlier? You said that you did not see the building in question. Correct. Thank you. The floor is with Senator Trillanes. You did not see, but you assume that it is first class or first grade. It's not an assumption. It's a hypothetical. Yes, okay. I was requested to come up with a value on a hypothetical building. Which the using first grade... Grade A. Grade A. Structure, yes. Grade A structure, okay. Can I interject? In Mr. Cuervo, in your report, do you also... You indicated a building footprint, you were also given that figure. You did not actually measure the building, the subject of this investigation. Is, given as this is given by the my client, no? That this is supposed to be the footprint of a hypothetical building. Yes, the hypothetical building, not that's the right. Actual building we're talking about. No. So. We could be mistaken. It could the footprint could be smaller. Well, it could there be bigger. Be a mistake because the value is based on that. Yes. Your conclusions, but we're talking about this Makati City Hall parking building 2. You don't know the actual building footprint. I didn't know what building until I got the invitation to come here yesterday. Would help us if we have the actual building footprint. Yes. Well, we will still apply the same cost. Yes, no matter yes. What, yes. But we will multiply it now with the projected total floor area to come up with the projected or hypothetical market value for the structure. Yes, that will be more accurate. Thank you, Senator Trillanes, for the time. Yes, Mr. Chairman, for that matter, I move that we have an ocular inspection on the Makati parking building and invite Mr. Federico Cuervo to see. Along with the senators and some technical people, so that we can get the actual measurements and we can see for ourselves, because even though that the Mr. Cuervo based his report on certain data that presumes. The data of the Makati car park building, it would be best if he would see for himself the actual building. Are you in agreement with that, Mr. Cuervo? Yes, I am. Now on
after a site inspection is done, usually another factor comes into the equation, which is depreciation. In this evaluation I made, I didn't apply any depreciation. One question. In case we do that ocular inspection, do you have people to also now measure the actual footprint of the building? Well, the best measurement is the building plans, no? Because we don't easily go to the ground to measure it. No? So you would rely on the building plan. That's right. What if we are curious to really know the actual measurements? Can you do it? Well, we can verify, but we need sophisticated equipment, no? As for that, like you know, the surveyors. No, just the building footprint. Well, we don't usually do that. It's not practical to be going there with the tape measure. No? Okay, so. Mr. Chairman, I think because I'm evaluating the practical value of the ocular inspection of the site. If we will just rely on documents, then because that's my point to really find out the actual. Okay, Mr. Chairman, we can request a quantity surveyor to accompany us and other engineers and other technical people to who can do that. Who can do and along with Mr. Cuervo for the appraisal or whatever technical insights he may provide. So, but. For now, his report is this hypothetical building situated in Poblacion, which is in the same area, would cost 23,000 pesos per square meter based on 2007 prices. And if based on 2012 prices, it will cost 27,000 pesos. So it's a little over 800 million. So still, there's a patong of 1.9 billion pesos. So thank you very much, Mr. Cuervo, for your technical inputs. Thank you. Can I now address my question to Madam Chairman Grace Pulido Tan? Senator Trillanes, before she testifies, may I ask the committee Secretary to administer the oath to our COA chairperson. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Earlier, nakita po natin dun sa presentation ni Mayor Binay na meron na raw clearance ang Commission on Audit dito sa buong proyekto na ito. Meron po ba kayong binigay na clearance dito sa proyekto na ito, Madam Chair? Wala po. Wala po kaming clearance na ibinigay at hindi po talaga kami nagbibigay ng clearance to the effect that there's no such thing. I mean, the commission does not issue clearances of the nature or the tenor that was described. If I may, yes, Honor, ma'am. Yes, ma'am. I think I saw the presentation. What was flashed on the screen was the face or the front page of a memorandum that was submitted by the resident auditor at that time, Cecil Cagaanan. Ms. Cagaanan is here beside me. It is a memorandum addressed to Director Carmelita Antasuda of the National Capital, who is our director of the NCR local government sector. So it is an internal communication, Your Honor. And I don't know how the city of Makati got a copy of it because it was a report of Ms. Cagaanan to her immediate superior, Director Antasuda, and Director Antasuda in turn forwarded it to me. This is the memo dated February 17. So I think that was the most of what I heard
on the commission, on the COA, I think was taken from this memorandum, which is really just a memorandum, an internal one, and is still being evaluated in central office by us. So I would say that this is at this stage, this is just a report, and it is being subjected to evaluation along with all the other pertinent documents and papers, Your Honor. In fact, this this memo says, for your information and appropriate action. So, I mean, there's still a lot to be done in respect of this memo. Kasi po, as a matter of procedure, when we received the letter from Attorney Bondial, it went through the process. The first thing that you really do is to ask the resident auditor, what is your comment on this? Or so they give this kind of memo to us, and then we evaluate. And we are in that stage, Your Honor. We are still evaluating. Okay, maraming salamat po for that clarification. So, maliwanag po, wala po kayong sinasabi na walang anomalya itong transaksyon na ito? I think that the what Ms. Kagaanan reported was based on prior audit reports, technical inspection reports na wala daw pang mga adverse findings. I think that was what she reported on. So ito naman po ngayon ang aming vina-validate kung talaga nga bang walang adverse findings. Yes, ma'am. The question is, ito pong COA, the COA as an institution, wala po kayong binibigay na clearance na nagsasabing walang anomalya itong transaksyon ito. Ganun po ba? As far as the records go, I did not see wala any po. Yet. Wala po. So, Mayor Junjun Binay, hindi po totoo yung sinasabi ninyo na nilinis na ito ng COA. So, if you will insist on using that, niloloko nyo po yung publiko. Kasi maliwanag po dito sa chairman ng COA na wala pa po silang binibigay na ganon. So, at least guided po yung publiko na hindi nyo na po pwedeng gamitin yung linya na yan na nalinis na ito ng COA, Mayor Junjun. That's just for your information. Anyway, yes. Sir Chairman, with the permission of Senator Trillanes, just one point, Madam Chair, good afternoon. And this is more of an appeal. Your office has been in the forefront, no, of cleaning up government, of anti-graft. Has been controversial at times. We've been at the receiving end at times, but we appreciate, no, what you're doing. But not everyone can focus on hearings like this. No, I mean, even us here, lawyers, how many of us are engineers, how many are quantity surveyors, how many are in the construction business. So, yung detalye na to are lost upon the people. While people are complaining about lines or accidents in the MRT, kawalan ng trabaho, drought, everything, ang tingin nila sa hearing, politikong nag-aaway. Ang Binay, laban sa mga kalaban, as Mayor Binay also mentioned, LP, NP, etc. No? But I think what's confusing for people is how hard is it in a civilized country for us to know whether a building is overpriced or not, especially because there are international and local standards. No? So my appeal, ma'am, is I know you have a lot of processes. One of them is a participatory audit. I know you can include quantity surveyors, credible, nothing to do with parties, so that you won't also be accused. So my appeal is that I know you cannot do this for every single city or every single, and I know the feeling of Mayor Binay saying, bakit kami lang, dahil ba sa ama ko? But if you look at the perspective, no, the buildings that were shown a while ago and the documents I have, it amounts to about 8 billion pesos. Eh. This is close to the 10 billion, which is the whole amount for the pork barrel scam. And of course, Makati is looked at as a premier city. So, you know, masama man ang feeling natin that we investigate some people or we understand the feeling of the mayor. Whether it's COA or the Senate, pag nakakita ng alleged graft, we have to do this. But again, no, anuman magiging findings namin dito, maaring suspect
sino ba pumirma, sinong hindi, ang hindi ba mga kakampi, kalaban. But if the COA does it very professionally with again professional organizations, I think the public will know 100%, no? And so far, ma'am, you've been doing it that way. So let me throw this appeal to you, independent of this investigation. Now, of course, my full faith in the chairman. He handled the Dasmagate investigation, and I don't think Mayor Binay, Mayor Junjun complained, no? Senator Pimentel was very professional there and is very professional here. Thank you, ma'am, and let me throw that appeal to you, please. Thank you, Your Honor, and rest assured of our independence and impartiality and fairness. Thank you very much, Mr. Chairman. Let me address now my questions to Auditor Kagaanan. Do you confirm the amount of 2.7 billion pesos allocation for the car park building in Makati? Your Honor, please, before I answer your question. Ma'am, you can answer it. It's a pretty straightforward question. Sir, no, because I say something about my participation in this project. Sir, please, Okay, so go ahead, ma'am. Yeah. The project was composed of five phases, phase 1, 2, 3, 4, and 5. I assumed office in Makati on December 8, 2011. So I was involved in the last leg of the construction, which is 6.32% of the total contract. So when I received the letter of Attorney Bundal asking if kung na-audit ko na ba daw yun, and on the basis of the directive from the Commission on Audit, umawa ko ako ng report. It is an evaluation report. When I say evaluation report based on COA memorandum, ilalagay lang namin yung brief statement of the project, ilalagay namin yung actions of the previous auditors, ilalagay namin yung recommendations ng previous auditors kung na-implement yun o hindi, at saka yung aming recommendation. So in this project, there were three audit groups. I was the third, and there were also three technical audit service group. I would want to clarify, because my name was dragged into it, and it is so painful to be charged with plunder. I would like to state that phases 1 and 2 were handled by my predecessor, the audit group, and phases 3 and 4, sumunod na naman. So ako talaga, phase 5 lang po ang akin, with the third group of the technical audit specialists. Okay, Ma'am, I will actually help you. Antayin nyo lang. Yes, sir. Ang tanong ko is, view confirm na ang allocation dito is 2.7 billion pesos. Yun lang naman po. Okay, sir. Your Honor. Yes. If you are referring to my evaluation report, that's table number 1. Uh-huh. Ang nakalagay po doon, allocation. Allocation number 1, that's in page 2. Mm-hmm. If you have a copy of my evaluation report, Your Honor. Ang nakalagay doon yung city ordinance. Yes. So ibig sabihin, ito yung inallocate ng city council. That was the... Pero, Your Honor, hindi ito lahat nagamit. Ang nagamit lang po ay 2.280 billion. 280 billion. Okay, ganito po yan. The question was, do you confirm kung yung 2.7 billion allocated? Yun lang po ang sinasabi, tinatanong ko. Okay, di ba ho? Yes. Yes, Your Honor. So, yung sinasabi nyo, binayaran 2.276 as of, right? Kailan po yan? Nakalagay dyan sa inyo. As of December 31, 2013, Your Honor, ang nabayaran is 2.3 billion, including the building management system. Yes. Kasama na po yun doon. So, yun po ang presyo. But, as of December 31 ito.
Yes, kung meron pong subsequent payments, would it be included in your report? Yes, Your Honor. Titingnan na lang siguro kasi wala na ho ako sa Makati. Right? Wala na kayo. So yun ang sinasabi ko. Ganito, naiintindihan po natin. Nasama po kayo sa plundered case. Actually, pwede po natin kausapin dito sila, Attorney Bundal, natanggalin na kayo eh. Di ba? So, we can help you. Ano? You know how these things go, kung naman ho yan. Na-rectify ho naman yan sa Office of the Ombudsman. Pag nakitang wala talaga kayong kinalaman at nadamay lang kayo. So, kung lang po, naiintindihan natin how what you're feeling right now. But ito pong, ito hong evaluation report ninyo, ito po ba ay categorical sinasabi ninyo na walang anomalya itong transaksyon na ito? Yan po. Straightforward question. Yan po. Sir, pwede ko po dagdagan yung sagot kasi there is a delineation. Oh, sige po, please. Please, ma'am. At the commission... Ma'am, sige, go ahead. You can qualify your answer. Apo. Your Honor, at the Commission on Audit, there is a delineation of duties and responsibilities. The resident auditor is charged with the auditorial and legal review, while the technical review of the, especially for this kind of contract as infrastructure to, is lodged with the technical service office. And these engineers, we call them the technical audit specialists. They are not under my technical and administrative supervision. Na naka-house sila sa central office and then dinideploy lang sila doon sa amin. So, what we did kaming mga auditors, every time may darating ng mga kontrata sa amin, pinibigay namin sa kanila, we gave it to the technical audit specialist para sila ngayon ang mag-review ng reasonable. Yes, ma'am. Naiintindihan po natin. Oh. Naintindihan po natin. Yes, nandito po yan sa report ninyo. Pero ang tanong ko po sa inyo, ano po bang sinasabi nyo rito? Simple lang ho, nililinis nyo po ba si ang City of Makati dito sa evaluation ninyo na walang anomalyang nangyari dito? Based on existing reports, like the contract review reports, the inspection reports, files of the annual audit report, files of the notice of suspension, the audit observation memorandum, and files of the notice of disallowance. Wala ho kami. Wala, nakikita. Wala. Pero does that mean na walang anomalya rito? Yun ho ang tanong ko eh. When we audit, Your Honor, we base it on rules, laws, rules, and regulations, and on the existing documents, considering yun that ho ang I reason. Was not the auditor for the four phases. I can only answer for the phase 5. Yes, ma'am. Ito nga ho, no? In relation to the earlier concern of Senator Soto, kung ano ang legislation, dito ho natin makikita kung paano malulusutan at nalulusutan. Hindi ho ba? Kasi kayo, superficial yung inyong examination. Ang dami ho dito eh, na makikita na mga red flags. But, binibase yun lang. Yung last COA auditor, sinabi nila, wala, di okay ka na. Yun ang presumption. Eh kaya nga ho, di ba nagkaroon ng pork barrel scam dahil nagkaroon ng special audit for that matter. Dahil nakalusot siya dun sa regular audit. Pinalusot siya ng mga auditors na nauna. Hindi ba? Kaya nung ni-review nung nagkaroon ng special audit, when they dug deeper, nakita ho yung anomalya. So, di ba ho yung, yun ang sinasabi natin dito. Anyway, pero kinoconfirm nyo, 2.7 ang allocation for the building. Yes, pero hindi na kayo aware. Ang naka-report lang doon sa inyo, 2.3 billion plus ang reported payments, pero hindi na kayo aware doon sa subsequent payments dahil wala na kayo. Ganun po ba yun? Yes, Your Honor. But based on the contract review reports of our technical audit specialist, the total cost of the project, no, from phase 1 to 5 is 2,280,089,780
and 94 centavos. It is not 2.7 billion. It's 2.2, excluding the furniture. Senator Trillanes, excuse me, I'll just add. Yes, so 2.28 billion for construction. Yes, Your Honor. Yan, klaro. Yes. Wala yung laman. Wala. For construction. Yung fixtures, hindi na namin po nasama doon. Pati na yung mga elevators and everything. Wala. Nakasama po doon. Kasama na doon. So kung, yes, Mr. Chairman. So kung ganun ho ang findings nyo. So in short, ang tinubo na lang dito is imbis na 2 billion ay 1.5 billion. Ganun ho ba? Hindi ho. Just using the, sinisimplify lang ho natin, ano? Yung ano mga presyo. Anyway, Ms. Kagaanan, thank you very much. I will now move to... Mr. Chair, with again the permission of Senator Trillanes, just one or two clarificatory questions. Ma'am Auditor, I understand what you mean, no? I understand you're saying na bakit ka sinama sa plunder, wala ka namang kilalaman, but also understand it from the people's point of view. Pag may sumulat, katulad ni Attorney Bundal sa auditor, in-expect niya maging proactive ang COA. And in many instances under the new chair, COA was proactive, no? Or is proactive. So for example, ma'am, no? Are you familiar with this? Yung construction cost handbook ng Philippines. This is from Davis, Langdon, and Seiya. No, Your Honor. Okay. Anyone in construction knows that this handbook is used very widely. So even if you were not in the technical, hindi ba nag-alarm bell sa'yo na dito sa handbook, kapag ka parking building, 12 to 18,000 lang dapat ang total cost. And then kapag ka siya'y average standard office, 26,900 to 33,000. And if it's a prestige office, ha, high-rise. High-rise na to, ma'am, ha? Mas mahal pa to, 30 to 37,000. Pero in just by simple mathematics, 70,000 halos per square yung sa building ninyo. So kung look at the public, no? Eto publiko, sumusulat sa inyo. Ma'am, 70,000 per square yan. Walang private building sa Makati. Ang ganyan ang cost. Paki-audit nyo. Then you come out with a report that is basically quoting everyone but saying that it's all above board. How do you expect people to react now? Your Honor, can I... Yes, but my question specifically is dalawa, no? Number one, hindi ba man lang na-flag sa inyo na 70,000 per square versus 18,000 per square or 37 or more, 84,000 per square. Number two, how do you expect people to react to your report? And the mayor has been in all TV stations, have been in all the papers, winawagaygay ang inyong report. May I ask the third question, ma'am? Did you give the mayor a copy of the report? I did not give the mayor a copy of the report. So, ma'am, can you answer this? Number one, hindi ba na-flag yung point na yun? Your Honor, kanina sinabi ko na may delineation of duties and responsibilities ang Commission on Audit. Yes, ma'am. But hindi ba kayo ang overall na pumirma sa report? I only the evaluation report. Yes. And the evaluation report, ma'am, said that everything was above board. You attach your name to a report saying everything is above board. You did not put there, yan ang sinabi ng technical, but ako, I did my own research, and in my own research, it's one-third the price pag tinignan mo. You didn't do that. Your Honor, if you will read the complete evaluation report, yes, you will find that I consulted our technical audit specialist, the engineers. That's the reason na nagpadala sila sa akin ng memorandum. I asked them, ano bang basis natin? That's correct, ma'am. Paulit-ulit lang tayo. You said that it's from the technical. Yes. So, klaro na sa amin na technical ang magsabi noon. Ang sinabi ko po, inattach nyo name nyo, hook, line, and sinker sa sinabi nung technical. Hindi nyo prinotektahan sarili nyo by simply getting this handbook. No? Auditor namin dito sa Senate, no? Even if they have a technical evaluator for consultants, she will look at the other contracts and she will call private companies and she will look, magkano ba takbuhan ng consultants now? She will not only rely on the technical. So I'm not saying it's your fault. Maybe you followed the manual. Maybe that's your job. But I'm telling you that how do you think Attorney Bundal will react and why did he include you? Because precisely ang appearance ng inyong certification is as if ina-absuelto nyo at sinasabi nyo nga
everything is above board. Then suddenly we see that the normal is between 18,000 to 33,000, but lumalabas 70 to 84,000. So I mean, let me rephrase, ma'am, no? Hindsight. If tomorrow I write you a letter, magkano yung OSMAC? Will you look at this handbook? The first thing that I will do is to refer that matter to the Commission on Audit because I am technically incompetent to comment on the contract. Thank you for that, ma'am. That's what we wanted to know, no? That you signed it, but you're technically incompetent. But assuming someone who is technically competent writes and say, ma'am, cover to. Okay to, ma'am. But they spent 70,000. Wala pa rin flag sa'yo na all the other private buildings in the same, similar type of soil and everything is one-third the cost? Hindi ka mag-note doon that you disagree with the technical evaluators? Or hindi ka maglalagay ng, it's really the technical, not you? Kasi ma'am, ikaw ang pumirma ng buo eh. Yung practice lang kasi namin, Your Honor, na kung may question ng technicality, you pass it to them. And in this particular case, based on the reports of the engineers, it's not 30,000 square meters. Kasi itong ang building na to, effectively 13 floors. May basement pa siya, second floor, third floor, fourth floor, fifth floor, sixth floor, the mezzanine, and then yung seventh floor, my eighth floor, the ninth floor, the tenth floor, the 11th floor, saka yung roof deck. And then ang total floor area based on the report of the engineers is 33,651.46 square meters. What's your point, ma'am, by saying it's 34, not 32,000 square meters? Kanina kasi ang narinig ko. So you're just clarifying the facts? I'm just clarifying the facts. It doesn't change, ma'am, the fact that 34,000, i-divide mo sa 2.2 billion, will come out to about 68,000 per square, and that is unheard of in the industry. So I don't know why, pag mali yung technical, hindi mo sila kino-quote, tapos pagtingin mo ngayon na 34, ipo-quote mo sila. The point I'm making, ma'am, I'm not saying right now it's your fault. I'm saying my failure dito because people think that you can run to the auditor and the auditor will exhaust everything to find out. But you're saying now that the process is technical yon, but you attach your signature to the technical evaluator. But I'll leave it there right now, ma'am, so that we can ask to the others. And Dr. Llanes is recognized. Thank you, Mr. Chairman. What's the agency estimate for this whole project? Yes. Please use the mic. These are the approved budget costs, po, as Your Honor. For phase one is... That's the approved budget cost, ma'am. But there is supposed to be an agency estimate. This is the agency estimate. So how much is the cost there? I did not get the total, but for phase one, it's 387,846,020. So who evaluated? So again, you're referring to the technical, what's the term? Technical... audit specialist. Technical audit specialist. I think, Attorney Bondal, ang dapat kasama doon sa plunder case nyo, yung mga technical audit specialist. Ano? Kasi, apparently, sila yung nagbigay ng, ano, pakisama nyo na lang, ano? Nakasama na po doon sa supplemental na, complaint po namin. Oh, sige po. So, anyway, that's all I have for Auditor Cagayanon. Let me now... Cagaanan. Sorry, ma'am. Let me now go to Mayor Junjun Binay. Mayor. You mentioned that this is a green building. What I mentioned, Your Honor, is our version of a green building. Your version. Your version. How do you make a building... a version of a green building, Mayor? By applying what I mentioned earlier, Mr. Honorable Senator, with the features of the atrium, our roof, garden, etc., Your Honor. So that will, by adding those things, it will balloon the price of the building, Mr. Mayor?
That was not in my statement, Honorable Senator. Hindi. Dahil ginagamit nyo, parang justification ito na kaya ito napakamahal kasi green building siya. Ganun mo ba? Ang binanggit ko po ay ito po ang features po nung building po namin. Oh, so it has nothing to do with the cost or it's not a justification. So why cite it to begin with, Mr. Mayor? Binanggit po namin ito dahil doon po sa mga ginamit po namin na mga materyales. At binanggit ko din po ang isang malaking factor ho kung bakit lumaki ang halaga ay dahil nga din po doon sa lugar na pinagtayuan ng building, Your Honor. Okay. You mentioned earlier that sila Attorney Bundal ay may mga inumit dun sa resolution. Ano po ba yan? Sino po ba yan sila? Honorable Senator, I can only remember two at this point. Si Vice Mayor Nestor Mercado and Councilor, he was then Councilor Kid Peña. Okay. Mr. Chairman, can we invite Vice Mayor Nestor Mercado for the next hearing and also incumbent Vice Mayor Kid Peña? Committee Secretary is directed to issue an invitation. Thank you, Mr. Chairman. Babalik tayo dun sa faces. You mentioned, sabi nyo, because of the soft soil, you spent more dun sa foundation. Yan po yung sinayit ko, base rin ho dun sa report ng COA. So mga magkano po yung ginastos natin sa foundation? Honorable Senator, I don't have the documents but I can present it to you if you want the actual cost of what was spent, Your Honor. So ano po in terms of reference? Kasi you subdivided it into five phases. Yung phase one, ano yung terms of reference niya? Ano yung pinabid out nyo? What I can cite right now, Honorable Senator, is the report of the COA citing that each phase was divided into several... 1 minute lang pa. Ito pong sinasabing work items involved at yung pong description. Nasa page 3 po, Honorable Senator. Okay. So, dun sa phase 1, ano ang nakasama ho dyan? Yan na ba yung foundation? So, pag nagbibid, nagpapabidding kayo, magbidding tayo ng foundation lang. Ganun ho ba ang style sa Makati, Mayor Binay? Honorable Senator, it is not within my competence kasi hindi naman po ako kasama dun sa Bids and Awards Committee. Pwede ko pong alamin kung ano po ang naging proseso at kung ano po ang nilalaman nung ito po ay binidding sa bawat phase, Honorable Senator. Yes, Mayor, but we've been hearing you through the media and you seem to be sure that ang dahilan kung bakit nagmahal ito ay dahil sa pundasyon. So ngayon nandito na ho tayo, this is the proper venue. Ano ho ba ang nalalaman nyo tungkol doon sa pundasyon na yon? Magkano ho ba inabot yon? Wala ko pong may bibigay ngayon doon sa actual cost. Ang binanggit ko po ay mga quote doon po sa lumabas na review na ginawa nga po ng COA. Okay. So, in short, yun hong mga sinasabi nyo sa media ay ano rin, mga kuro-kuro lang. Hindi ito based on facts and evidence. Mayor Binay? Honorable Senator, hindi po totoo dahil meron pong pinagbatayan at ito nga po ay ang report nga po ng COA. Yung wala ho dus, yung report ng COA sinasabi na malambot yung kayo ho no, auditor ka kagaanan. Kayong gumawa nito eh. Kayong sinasayto ni Mayor Binay na kaya malambot yung ano. Kaya mahal dahil malambot, ganun ho ba yun?
Your Honor, I consulted a technical audit specialist and then they Yun. Submitted to me a memorandum that is Annex Y of my evaluation report. So, how much of the building went into that foundation? Kayo po. Your Honor, if I may refer you to the technical audit specialist, they are all here. But andito ho yan sa report ninyo eh. Makikita nyo yan eh. Makikita nyo ho dito. It cannot be electrical works, right? It cannot be sanitary works. So, mabilis ho natin pwede makompute yan. Okay? Tutulungan ko na lang po kayo. Bakit po dito sa inyong report, ang halaga lang ng structural works, ito lang po ang pwede nating gamitin. Para sabihin, para din sa pundasyon niyan, ang total ho dito is 600 million. 600 million ang ginastos ng Makati pundasyon pa lang. Yan ho nakalagay dyan. Dito sa report ninyo. Pag inad nyo yan lahat ng structural works dyan, this is the figure that you will come up with. So in short, 2 billion pa rin ang ginamit pagpatayo ng building. So yun nga ho ang sinasabi ni Senator Cayetani kanina. Ang dami yung red flags dito. Kaso, ang sinasabi niya lang, panay ang paghuhugas ng kamay, no? Na hindi sila na mag-gumawa, clear nila. Ako, i-clear ko rin. Hindi kayo nag-kalkal ng mas malalim pa. Kasi bibigyan ko kayo ng isang red flag. Ha? Itong, for example, itong phase 4 bidding. Date of bidding is 28 July 2011. Tapos, inaward yung contract 18 August 2011. 20 days lang. 20 days lang po. Okay. Sa phase 2, for example, o phase 1, December 28 yung public bidding. December 28, ha? Tapos, contract in award is January 18. Tapos, may mga holiday pa rito. So, ganito hoy. Ito yung mga the types of, and it involves hundreds of millions. Okay? So, almost all the phases, ganyan po. Tapos yung mga available amount, kunyari, 500 million. Ang winning bid is 499,357,000. Ito po yung winning bid. So, nakikita nyo ho yung ano, tapos, again, ang awarding of contract is less than a month. Alam nyo, naging procurement officer ako eh. And yung sa amin, ho, basic supplies lang ang binibili namin. Ito, ho, these are highly technical projects. So, yung mga yung post-qualification for that matter, ang proseso dyan. So, ma. Your Honor, can I pwede ba kita ibalik doon sa memorandum ng COA dated August 1, 2011 on the preparation of the evaluation report? May memo ho kasi kami kung paano gagawin yung evaluation report. Ang nakalagay doon, gagawa lang kami ng brief statement of the transaction complained of, previous audit action on the said transactions, kaya kinukulate ko lang, parang ako ang data gatherer lang ng mga previous actions ng mga dating auditors at saka yung mga dating engineers na na-assign doon. And then, status of implementation of the audit recommendation, kung nag-recommend sila ng ganon, kung anong status. And then, other information deemed necessary in order for the fraud audit. So, pag-submit na namin ng aming evaluation report, diretso na po yun sa fraud audit, hindi na ho kasi ang trabaho ng resident auditor. And then,
Yung fraud audit, Your Honor, siya na ngayon ang mag-evaluate. So lahat ng mga previous actions done by the previous auditors and the previous technical audit specialist, yung fraud audit sector, fraud audit and investigation office na, Your Honor, ang gagawa ngayon ng recommendation, hindi ho ang resident auditor. Yes, ma'am, naiintindihan namin kayo. Pero this case was brought to your attention kasi nga may mga allegations na of overprice. Ang sinasabi natin dito, pumasok na sa consciousness niyo yung overprice, and yet cursory pa rin yung ginawa ninyong auditing. Hindi nyo man lang kinonsult yung other sources that may validate yung binibigay sa inyo ng technical audit specialist. Kaya nga sinabi ho ni Chairman Grace Pulido Tan that because of this, i-evalidate pa nila yung sasabihin ninyo. And alam nyo, pagka lumabas sa special audit itong mga datos na ito, talagang lalabas na kasama kayo rito. Yun lang po. Mr. Chairman, I'm finished. Thank you very much. Mr. Chairman, may I take my turn? Next in line would be Senator J.B. Arcito, if he has some questions. Hey, thank you, Mr. Chairman. But Mr. Chairman, Mr. Bondal is not around because since he is the... I think he's there. Is he here? Is Mr. Bondal around? Tayo magandang hapon po, Mr. Bondal. Apo. Maaaring po ba kayo magpakilala sa committee ito? Ano po ba ang inyong affiliation? Saan po kayo nakatira? Ako po ay si Renato L. Bondal. Nakatira po ako sa Kalanan, Makati, 5222 Fahrenheit Street. Ako po ay isang practicing lawyer. Bilang po. Kayo po ba ay tumakbo ng mayor ng Makati? Kanina po ay nabanggit, narinig ko na kayo po ay tumakbo noong 2013. Tama po ba yun? Tama po. Ano nga ang partido? Anong partido? Noong una po nabigyan ako ng CONA. Tama po yung pinakita nila pero hindi po yun ang tunay na katotohanan. Nabigyan po ako ng CONA ng Nationalist Party. After a while, winidraw po yung aking CONA. Kaya nung pumasok po ang campaign period, pumasok po ang campaign period hanggang sa eleksyon, ako po ay independent candidate. Tanong ko na rin, ano po ang nag-udyok sa inyo na magkain ng kaso plunder sa mga kasalukuyang opisyal na Makati? At kung sakasakali, ito ba ay unang pagkakataon na kayo po ay nag-file o nag-file na rin kayo noong nakaraan ng iba pang kaso? Well, before po, ito po ang baling pangalawang kaso na final ko laban sa mga Binay. Noong 1998, libo-libo pong mga empleyado ng Makati Action Center ang biglang tinanggalan ng trabaho. Tapos nakita po namin na doon sa payslip, tinatanggalan sila ng GSIS, withholding tax, etc. Pagdating namin sa mga ahensya ng gobyerno, wala naman mga pangalan ng mga tao doon, hindi nakarehistro. Base po doon sa facts na yun, nagsampa kami ng demanda sa ombudsman. Although yun po na-dismiss. So pagkatapos po ng maraming taon, ito na lang po ang pangalawang demanda ko po. So dalawang beses na po kayo nag-file ng kaso? Pangalawa po. Pangalawa mo. Ano po ang naging hatol sa unang kaso? May... Nasabi ko na po, na-dismiss po. Na-dismiss po. Nagkatan na po. Parang medyo may galit kayo. Wala ho. Okay. Mukhang may puot. Wala ho. Okay. Nakapunta na ba kayo sa Makati City Parking Building? Opo, nakaparada na rin po ako doon. Kasi po kanina, yun po ang basis ng inyo pong complaint, no? Yung Makati City Parking Building. Ito ba ay parking building lamang o may halong opisina? Hindi po ako nakakapunta doon sa mga floors na sinasabing may opisina. Pero tinatanggap ko po na may mga opisina po yun. At ang isa pang katanungan ko rin ay Attorney Bondal, doon ho sa final yung plunder case, no, sa mga kasalukuyang opisyal na Makati at sa mga nakaraan, bakit ho hindi na isama? Ano po ang rason? Pwede ho bang ilinaw nyo sa committee ito
bakit hindi kasama si Vice Mayor, dating Vice Mayor Ernesto Mercado, na siya po ang presiding officer at kasama po siya sa nag-aproba nitong proyektong ito. At kasama rin yung, at isa pa, si yung kasalukuyang Vice Mayor. Bakit po silang dalawa lang specifically ang hindi na isama sa kaso? Kasi po nung una nga po, nung aming sinampa yung noong July, hindi po namin alam yung circular ordinance na dalawa. Particularly yung 2008 ordinance na may 500 million. Wala po kaming kopya noon. Kaya nga kapos yung aming amount pala na 1.56 billion lang. So nung kumalat na nga po ito yung internal memorandum ni Ms. Cecil Cag-Anan at lahat ng tao may kopya na, nagkakopya din kami, eh nakita po namin na wala kaming nung ordinance na 2008. Doon po yung sinasabi nilang kasama raw ang pangalan ni former Vice Mayor Mercado at ni ngayong Vice Mayor Kid Peña po. So, nung una, nung hindi namin sila sinama, kasi nung hindi pa namin nakikita yung ordinansyang yon, nakita po namin na attested lang po ng Vice Mayor yung ordinansya. Eh, under the local government code, trabaho ng Vice Mayor yung mag-attest. At sabi ng mga Supreme Court decisions, kung ginagawa lang nung Vice Mayor yung kanyang ginagawa na nag-a-attest, eh wala hong problema, wala raw silang kaso doon. O ngayon, pinatawag, narinig ko po kanina na pinatatawag na po ni ng committee si former Vice Mayor Nestor Mercado at si Vice Mayor Kid Peña para humarap po sa inyo. Pakikinggan ko na lang muna po kung ano magiging sagot nila at pag hindi maganda, sasama ko po. Natatanong ko lang din kaya na kay Mayor Junjun Dinay, ito ba si bating Vice Mayor Ernesto Mercado at Kid Peña, sila lang mo ba sa kasukuyang council at sa nakaraang ang hindi kasama sa partido niyo sa lokal? Pakiulit po, Senator. Itong si Vice Mayor Mercado at Kid Peña, sila lang ba yung, sila yung hindi na isama sa complaint? So sila lang ho rin ba yung hindi kasama sa kasalukuyan sa inyo pong council sa lokal? Si Kid Peña ba ay at iba bang konsyan, meron ho ka bang oposisyon sa inyo? Bale, sa current po na lineup ng mga namumuno sa city, isa lamang po ang hindi po namin na kapartido. Yun nga po ang current Vice Mayor po ngayon ng Makati. So, siya lamang. Ng buong council ay inyong kasama, kaya kasama rin sila sa kaso. At si Kid Peña, na inyong pong Vice Mayor, hindi inyong kapartido, siya po ang hindi na isama sa kaso. Tama po yun. Mag-ano rin, Mr. Chairman, just like to ask also, Mr. Federico Cuervo, no? Of course, I know that your company is one of the more respected appraisers in the country. But in this hearing, I just like to ask your opinion. Wouldn't it be better to ask the opinions of a quantity surveyor rather than a property appraiser? If the objective is to find out an accurate cost of the construction, yes. Now, if it is to find out what the market will pay for a similar structure, then a market value of a property appraiser would be appropriate. Okay, thank you. That's all. Anyway, may tatanong din ako kay Mayor Junjun para maklaro din. Ito pong lokasyon ng inyo pong City Hall Compound, ito ba ay pareho doon sa mga binanggit nilang yung napakita pa mga buildings kanina, no? Sa Green Belt, yung Shang Tower. More or less pareho ba ang pwede nyo bang ipaliwanag sandali, no? Kung anong type ng location, ito ba ay tabing ilog, na mas malambot ang lupa, o pareho rin na adobe din siguro, dahil lang alam ko Makati medyo matigas ang lupa. Pwede ba paliwanag? Honorable Senator, magkalayo po ang site ng mga buildings po. Ang mga nabanggit na bilang paghambing, sila po ay nasa Central Business District. Pagkakaalam po namin, ito po ay matigas ang lupa po dyan. Di po katulad nung nandun po sa current site ng mga buildings po namin, kami po ay malapit sa Pasig River. At kaya nga po, kailangan mas pagtibayin po ang pagkatayo po ng building po dyan. Wala ho, ano, Mr. Chairman, do we have the presence of any engineer? Wala ho, no? This morning.
kayo po walang nakaupong engineer po dyan. Thank you, Mr. Chairman. Because from my, I was also into construction before. Before I entered the public service. And likewise, of course, Mr. Federico Cuervo knows that. And likewise, I became also a mayor. And it is also a fact, Mr. Chairman, that the quality of soil, no, is very much a big factor in the cost of production of the foundation and the building itself. I'm sure if, Mr. Federico Cuervo, who's nodding his head, would agree with me. Do you agree, sir? Yes, the bearing capacity of the soil is will be the basis on the type of foundation to be used for the building. Yes, because in other parts, especially in, as mentioned by Mayor Binay, in Central Business District, medyo adobe dyan eh. So more or less, the stable the soil in that area is more stable if you would compare it to the soil beside in the Makati City Hall compound, which is beside the Pasig River. Am I correct, Mr. Cuervo? That's right. Okay, thank you. I would like to go back again to Attorney Bondal. Just to clarify, no, wag ho kayong not for anything. Kanina ho nabanggit ninyo na itong mga sources ng mga details ng Shangri-La Towers and Residences ay nanggaling po sa Wikipedia. Tama ho ba yung narinig ko? Kasama po yun. Paano ho ba ang Wikipedia ho ay pwedeng editable source ho ito. So this is not a reliable source of information. So could you provide us with a basis for comparison besides Wikipedia? Ibabalik ko na lang po sa committee na kung pwede ho. Sa susunod po. Because Wikipedia, we cannot rely on that. Just to let you know, Attorney Bondal. Just for the record. For the record, Mr. Chairman, may I? Go ahead, please. Tungkol to sa Wikipedia for the information of the committee. The Wikipedia is good for information, but it is not reliable for legal information. Because anybody can edit, anybody can put in information sa Wikipedia. Just for the record, thank you. Thank you, Senator Soto. You can proceed, Senator. Thank you, Mr. Chairman. Anyway, since Chairman Grace Pulido Tan is here and the director from COA, I also have with me here a memorandum for Director Carmelita Antasuda, which was already read earlier. And I just like to ask Chairman Pulido, so how long does it take the commission to say that the evaluation is that you would confirm, no, the evaluation that was submitted by Director Antasuda? It is very difficult to say, Your Honor, because a lot of it will depend on the results of our evaluation of the records and the files. And we are looking here at a period, at a 5-year period or even more, 2007 to 2013 actually, no? Medyo mahaba-haba po yung period na yon. But rest assured that we are doing everything with dispatch. Dahil ito po ay aming pong findings, we will have to submit also to the ombudsman. At ang ombudsman po actually ang report po namin sa ombudsman actually, yung po ang magiging, that will be the position of the commission. Not necessarily this report as of this moment. Thank you, Chairman Grace Pulido Tan. Likewise, Madam, I just like to inquire for with you, cases like this, though, which is, I think, local in nature, are usually better left, I think, are better handled by constitutional bodies, by normally, like ombudsman and your office. So would you agree with me? So that there would be a more objective, probably, investigation. Ito po
talaga ang trabaho namin, if I may say, no? And again, as a matter of procedure, pag may mga natatanggap po kaming mga complaints o requests galing po sa at galing po kanino, and for as long as they are verifiable, magagawa po naming mag-evaluate. Ginagawa po talaga namin. In this case, dahil po nga may kaso sa ombudsman, ang aming pong findings will be directed, I mean, will be filed with the ombudsman. Yun po talaga yung aming proseso. And likewise, Chairman Grace Pulido, would you think that the filing of the plunder case, is it premature considering that you're still verifying the evaluation report? I don't think that there is anything premature about filing a case with the ombudsman, and the jurisprudence is also to the effect that whether or not we have an audit finding, immaterial po yon pagdating sa ombudsman, because the ombudsman is an independent constitutional body in itself, which is tasked precisely and primarily to determine probable violations, criminal violations by government employees and officials. So the ombudsman is not constrained by what we do or what we report or whatever. They can do their independent fact-finding. But as a matter of procedure, no, in the usual course, pag meron pong mga nafafile sa ombudsman, talaga pong nakikipag-engage sa amin ang ombudsman at nagpapatulong, humihingi ng audit, o kaya tutulungan po sila sa fact-finding investigation nila. But madam, what will be the basis of the filing of the plunder case if there is no COA report yet? That is up to the ombudsman to decide, Your Honor. So that's for the record again, madam, the status of this report that was read earlier, is still under evaluation. It is being evaluated. The report itself is being evaluated, and the other records and documents on file. And likewise, for the record, initially, the Makati Audit Group did not disclose any adverse finding. This is according to the report. This is according to the report, Your Honor. Yes, but of course, report, we are looking at a lot of things, no? Because even on the face of this report, for example, we will see that example lang po ito, no? Ito yung mga leads namin, kumbaga. Example lang ito. November 8, 2007, there was a city ordinance that appropriated the amount of, I think, for the first phase, so something like 400 million, no? And then, on December 28, 2007, which is like a month and a half later, binid out yung phase one. And then, on January 18, 2008, the contract was awarded to Hillmark's Construction, and the contract was signed, no? So in less than 2.5 months from date of appropriation, we have a complete procurement, kumbaga. And well, if all of this was because of efficiency, commendable, but in our experience, a contract of this magnitude and complexity would normally take at least 6 months or even a year to procure. So we have to look into all of these things, Your Honor. I'm not saying one way or the other. I do not wish to be prejudging at this time, but there are definitely matters that we need to look into more intensively, more cautiously, so that we can go into the bottom of this whole matter.
Thank you, Madam. Likewise, Mr. Chair, just a manifestation. I just have three more questions to Mayor Junjun. Likewise, Mr. Chair, the price of the construction of the said parking meeting may have included the 12% VAT, the 17%. There's the what you call as the overhead contingencies and miscellaneous expenses, no? Kaya yan po yung pwedeng magpataas. So probably the committee would like to take note of this. That's all, Mr. Chair. And so Mayor Junjun, just a few more questions. So sa dami-dami ng mga investigasyon sa iba't ibang issue na nakakasakutan ng inyong pamilya, sa tingin nyo ba ay nasisinggalaw kayo? Kasi kamakailan, pati yung, kung di ako nagkakamali, pati yung Dasmagate, umabot din dito sa Senado. So tingin nyo ba ay nasisinggalaw ang inyong pamilya? Well, I would like to thank Honorable Senator na hindi naman sana. Yung nga lang, ito po yung mga kontrobersyang hinaharap. Ang masasabi ko po dito, handa naman po naming harapin po lahat yan at sasagutin po natin. Okay, maraming salamat, Mayor Junjun. Ito bang mga nag-aakusa sa inyo, halos lahat ay kilala ninyo? Kakilala po dahil nakakatunggali po namin sa politika, kung yun po ang tanong po ninyo. Mr. Chair, thank you very much. I just reserve my questions as we go along, and I just hope that we will continue this hearing. I hope that this would really be in aid of legislation rather than in aid of devolution or election. Thank you. Thank you, Senator JD. With the permission of Senator Kay. At magkapusin po ang pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado kagnay pa rin sa Umaray Overpriced Building.